Galata yung lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalap tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ginugunita po natin ngayong araw si San Marcos Evangelista, isa sa mga nagsulat o ang nagsulat ayon sa tradisyon ng isa sa apat na bersyon ng mabuting balita. At sinasabing hindi lamang iisang tao, subalit isang buong lupon, isang tradisyon na naglalayong ipasa ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsulat. At nananatili, gaya ng sa kanila, gaya ng kay San Marcos, ang panawagan sa pagiging saksi ng pagsasalaysay ng mabuting balita. Hindi man sa salita at sa panunulat, kundi higit pa sa lahat, higit pa sa kahit ano, ang ating pagsasaksi sa ating mga gawa. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, sarili ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ito lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu sa luwalhati ng Ama.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong idinangal si San Marcos na naging tagapaghatid ng mabuting balita sa iyong kagandahang loob. Hinihiling naming kami sana'y umunlad sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yapak ni Kristo ay matapat naming masundan sa pamamagitan din ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aalig-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babilonya, mahangahirang na paris ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umaawit silang nilikha sa langit. Ang iyong ginaway siyang dinadalit. Ang katapatan mo poon ay inaawit. Sinong kaparis mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong patulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sayo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y
siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Ipinakong Mesiyas ay karunungan at lakas ng Diyos na tagapagligtas. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay iniakyat sa langit at dumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ipinalalaganap ba natin ang mabuting balita? Sa araw na ito po, mga kapatid, ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Marcos Evangelista, no? Na sinasabing ang 4 na bersyon ay ito raw ang unang nailathala at naisulat, no? Bagamat kahit ito ang una, hindi raw ito yung ikinukwento at ipinapasang kwento. Subalit ito ang pinakamaagang naisulat at nailathala ng may layong maipalaganap at maipasa ang kwento ng ating pong Jesus Nazareno sa mga susunod na salinlahi ng mga Kristiyano. No? At hanggang ngayon, 2,000 taon nang matapos, no? Ito pa rin ang bersyon na ating ng mabuting balita ayon kay San Marcos na ating binabasa at pinagninilayan. Siyempre, sa marami sa atin, hindi nga lamang ito yung original na wika na isalin na sa ating kultura, na isalin na sa ating wikang Pilipino nang maunawaan natin sa ating pananaw. Pero itong original nito ay 2,000 taon na ang tanda. At sinasabing ito ay isinulat
kung hindi lang sinimulang isulat ng isang apostol na sumunod sa unang mga apostol pagkatapos umakyat ni Jesus sa langit, no? Si San Marcos, na ayon sa aklat ng mga gawa ng mga apostol ay bininyagan ni na Pedro at sumama sa kanila. At ngayon nga, doon sa sulat ni San Pedro ay nabigyan siya ng pagkilala. Sinasabing siya ay totoong tao. At yung kanyang isinulat ay hindi man niya natapos, subalit may mga tagasunod siyang ipinagpatuloy ang pagsusulat at pagsasalaysay ayon sa pananampalatayang kanilang ipinasa-pasa sa mga nais sumunod sa ating Poong Hesus Nazareno. Subalit, sa isang malalim na pananaw, kung titignan po natin, ang ating pong mga manunulat ng mabuting balita ay may iniiwan ding panawagan sa atin. Lagi po yan, nasa huli ng bawat mabuting balita, kay San Marcos man, o kay San Mateo, o kay San Lucas, o kay San Juan, laging may paanyaya sa pamamagitan ng pagsalaysay ng mga huling sandali ng ating Poong Hesus Nazareno na ipalaganap ang mabuting balita at binyagan ng lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Mahalaga po ito kasi kahit hindi man natin nasaksihan ng Panginoon, kahit hindi natin isinulat at isinalaysay ang mga ito, naririyan pa rin ang panawagang magpangaral. Minsan iniisip natin, ano ba yung imahin natin ng pangangaral, no? Hindi ko alam kung marami po sa inyo nagko-commute, pero bago mag-pandemya, ngayon, kahit ngayon, meron na eh. Nasa LRT ako nung isang araw, o yung mga nakaraang taon, mahilig ako mag-bus kapag sa EDSA dumadaan, no? May mga naka-megaphone, o kaya naka high-tech na pala ngayon, Bluetooth speaker na at Bluetooth mic, no? Tatayo sa gitna ng bus, tatayo sa gitna ng tren, no? Sasabihin yung nalalapit na ang pagtatapos ng mundo o kahit anumang mensahe na may dala ng kailangan nating magbalik loob sa Diyos. At minsan ay babasa sila ng mga pahayag, no? Siguro yun yung iniisip nating imahe ng pangangaral, no? Parang preacher na sa gitna ng dami ng tao, biglang tatayo, magsasalita, no? Na hindi mali. Kasi ganun ang ginagawa ng mga unang Kristiyano. No, sa gitna ng palengke, sa pagbabiyahe ng mga bangka at mga barko, ganun sila nangangaral. Pero sa tingin ko po, bilang mga Katoliko, at ito ang mahalaga, ang mas epektibong pangangaral ay iyong dala ng gawa. No? Higit pa at mahalaga pa rin. Iyong pagbabasa at pagpapangaral at pagproklamasyon ng ating mabuting balita ay sana po sa ating kilos at galaw nakikita naman na naniniwala tayo sa ating Poong Hesus Nazareno. Na yung ating mga dasal bumabago sa atin. Na yung mga natatanggap nating biyaya na nakatutulong sa ating maging biyaya naman sa iba. Na yung ating inuulit-ulit na kabutihan, malasakit, katarungan, pagmamahal ng Diyos ay nararamdaman ng ibang tao. At hindi natin hinahayaan ang ating mga sariling mabuhay ng kabaliktaran. Isipin ninyo yun, sasabihin ninyo, yung kabutihan ng Diyos, walang hanggang pasasalamat. Pero tayo mismo, ingrata sa kapwa. Mangangaral tayo sa kapatawaran ng mga kasalanan. Pero tayo mismo, hindi marunong umunawa. Tuturo natin ang pag-asa, pero tayo yung unang susuko sa sarili natin. Mga kapatid,
ang buhay Kristiyano, ang pananampalatayang Kristiyano, ay nagiging mabunga lamang kung lumagpas na tayo sa salita. At nagiging tanda na tayo na kapag nakikita tayo ng ibang tao, nabibigyan sila ng pagkakataong mapukaw sa kanilang mga isip, ay totoo pala ang Diyos. Kasi may mga taong nagiging tanda at paalala ng kanyang kabutihan. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na maging tunay na saksi ng ating pananampalataya na bukod pa sa pagbasa at pangangaral ay makita sa ating mga gawa, sa ating pakikipagkapwa, sa ating mga pagkapit sa mga pag-asa natin, sa kagustuhang magsilbi sa iba, na tunay ang Diyos at siya ay isang mabuti at mapagmalasakit na Diyos. At sa pagsimula ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili, paano ko magiging gawing buhay ang aking pananampalataya at debosyon sa ating Poong Hesus Nazareno. San Marcos, ipanalangin mo po kami. Magsitayo po ang lahat. Ipinahayag ni San Marcos ang mabuting balita ng tunay na Mesiyas, si Hesus na Kristo. Hilingin natin sa Ama na dinggin ang ating mga kahilingan para sa isang mundong nangangailangan ng pag-asang hatid ng Ebanghelyo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at tapat na pangangalaga sa mga itinatakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga lumihis sa matuwid na landas, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tumatawag sa kanila para magbalik sa kanyang kawan. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng Panginoon na nananawagan sa kanila sa pagbabalik loob at sa isang buhay na nakatalaga sa paglilingkod. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang lahat ng nagdurusa o may karamdaman, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pansin na ibinibigay nila natin sa kanila. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga yumao naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang nakasama ang pastol at gabay ng kanilang mga kaluluwa, manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers, at lahat ng nagsisilbi sa ating bayan na nagsisilbing saksi ng kanilang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Marcos, tapat na ebanghelista, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong aming ipinagkapuri na si San Marcos ay iyong dinadakila. Tanggapin mo ang aming pagpupuri at mga alay na inihahain upang ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay maganap ng iyong sambayanan ng buong tiyaga sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, nagpupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa itaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana, osana sa kaitaasan, osana, osana sa kaitaasan, osana, osana sa kaitaasan, osana, osana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paalaala sa mga nagsisimba. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig.
Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo-salo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin at ang banal na pakikinabang ay magpatatag nawa sa mabuting balitang ipinangaral ni San Marcos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, paalala lamang po, ngayong araw na ito ay inilabas muli ng mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila sa tulong ng IATF ang resolusyon para sa Alert Level 1. No? Wala namang magbabago. Pero kinakailangan na daw po muling magsuot ng mga face mask sa mga pampublikong lugar. No? Tayo naman po sa simbahan, hindi po ito nagbabago, no? At hindi ito magbabago, no? Unless talagang formal na ihayag na natapos na nga ang pandemya. No? Kaya sa loob at sa paligid ng simbahan, kinakailangan pong isuot ng maayos ang face mask. Siguraduhin natatakpan ang bibig at ilong ng maayos at hindi tinatanggal kung hindi naman kailangan. No? Kasabay na rin po nito dahil syempre, no, hindi pa tayo, wala pa tayo sa rurok ng tag-init. No? Pero ang taas na po ng heat index natin. No? So kung kayo po ay pupunta dito sa simbahan, magdala po ng tubigan, yung mga kailangan ninyong gamot, pamaypay, no, para lamang maibsan yung init kasi minsan di natin napapansin. No? Makakaramdam na lang tayo bigla ng hilo. Mamamalat, mamaya heat stroke na yan. No? So ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating malasakit sa kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
pinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.